Banal at mahabaging Ama naming Diyos na nagmamahal po sa amin at lumikha sa mundong ito. Salamat po sa inyong pagbibigay ng pagkakataon nitong Bible Seminar. Salamat din po sa inyong pagpanubay ng lakad po namin patungo sa lugar na ito. Nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng salita ng katotohanan. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makarating po kami sa tunay na pakaunawa ng katotohanan. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Heso Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Lucas chapter 16. So verse 19. So Lucas chapter 16 verse 19. So babasahin ko po hanggang verse 21, magmula verse 19 hanggang 21. So, babasahin ko po ito sa inyo. Mayroon isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinunglino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuhan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat, na nagahangat na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapak ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Kagabi po, ano po ang napag-aralan po natin kagabi? Tungkol sa buhay natin, tungkol sa purpose, yung layunin sa ating buhay. So, mag-review po tayo ng konti tungkol dito. So, baka makalimutan na kung ano ang pinag-aralan po natin. Sa lahat po ng mga nandito ngayon sa lupa, so, halimbawa, manok, itlog. Okay? Alin po ba mas mauna? Oh, manok. Okay? Saan galing yung pinaka-unang manok? Galing sa Diyos. Okay? So, yan po yung tinatawag na origin. The pinaka-number one, origin. Okay? Saan galing? So, sa lahat po ng mga nag-exist sa ibabaw na lupa, so meron pong dalawang option. Okay? Sinasabi ng scientifico sa ibang bansa, so number one option ay by itself o by accident. So, nakataon lang nagsimula ang buhay. So, yung universe ito, so Big Bang. So, nagkaroon ng malaking sabok. So, yun daw yung simula ng universe. Tapos, habang lumilipas yung panahon, unti-unti, matagal panahon, unti-unti, yung lumilitaw yung mga cell, yung mga pinaka yung simple unit ng buhay, yung form ng buhay, so ameba, mga cell, molecule, okay, ista, yung palaka, onggoy, tao, ganun po, okay, by itself, yun po yung number one option. So number two, nakita po natin, okay, kung by itself o by accident, hindi po sila nakakaliwanag kung alin po ba mas mauna, manok o itlog.
hindi po sila nakakasagot dito. Okay. So, dapat may origin. Kaya, yung pangalang option, so dapat mayroon creator. Okay. Dapat mayroon pong gumawa. Creator. Maker. Okay. So, kanyang kanta, you know my name, you are my maker. Okay, maker. So, dalawa pong option. So, isipin po natin, so, doon po sa first theory, yung evolution theory to, tinatawag evolution theory. So, Darwin theory, evolution theory. Doon po sa evolution, siyempre walang creator, okay? Walang gumawa. Kung ganun, meron po ba purpose doon? May purpose? Doon sa evolution, wala. Walang purpose. Walang purpose. So, basta nangyari yan. Walang purpose. Kung wala pong purpose, meron po ba value doon? Mahalaga po yan? Wala pong value. Walang value. Hindi po mahalaga dahil, so, walang purpose. Pero, dito po, kung meron pong gumawa ang creator, may purpose ba sa atin? May purpose? Yes, may purpose. Ito yung dapat natin malaman. Okay? Kung ano ang purpose. So, bakit nilikha ng Diyos ang manok? Para sa tao. Para makaroon po tayo ng pagkain. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para sa Diyos. Hindi para sa mundong ito. Dahil God is Spirit. Inihanda po ng Diyos ang buhay na walang hanggang sa langit. Kaya sa pagitan ng history, sa magmula nung simula ang history hanggang sa katapusan ng history, inihahanda ng Diyos yung mga taong pupunta sa langit. Kapag natapos na yung preparation, tatapusin ng Diyos yung history, tapos papasok tayo sa buhay na walang hanggan. Parang yung bundong ito, baraks lang, baraks. Okay. Kapag natapos na yung building, construction, yung baraks, anong gagawin? Hmm? So, papipinturahan yung baraks? Hmm? So, tatanggalin na lang yung barracks. Temporary lang, temporary. Kaya, pag pumasok kayo sa barracks, ano po yung higaan nila? Magandang higaan o kokolambo lang? Good lumber ginagamit nila sa barracks, so kokolambo lang. Kokolambo lang. Pinipinturan po nila yung higaan? Hindi po. Kasi alam nila, temporary lang yan, ilang buwan lang. Pagkatapos, gigibain nila yon. Pero yung main building, construction, so, pinapaganda po nila dahil yun ang permanent building. Kung may purpose, meron po ba tayong value? Meron. Mahalaga tayo. Mahalaga tayo. Ito po yung tinatawag na the value of existence. Okay? Value of existence. So, bakit mahalaga ang tao? Dahil mayaman? Dahil maganda o pogi? Okay. So, yung mga nanay, tatay dito, bakit po mahalaga yung mga anak ninyo? Kung pangis sila, hindi po sila mahalaga sa'yo? Yung dalawa kong anak ay maliit yung mata. Dahil maliit yung mata ng tatay. Kahit maliit yung mata nila, mahalaga sila sa akin. Dahil galing sila sa akin. Okay. Kahit bumagsak sila sa school, so hindi matalino, bagsak sa school, mahalaga pa rin sa akin o hindi? Mahalaga pa rin. Hindi po sila papalaya sa bahay. Ay, 16 na lang, 60 ka lang, maglayas kaya. Hindi po ganun. Kahit 60, papalo na lang, palo. Palo lang, pero mahalaga pa rin sa akin. Yung value of existence. Okay. Kahit may sakit, kung may sakit, mahalaga pa rin sa akin o hindi? Mahalaga.
kahit malusok man o hindi, kahit matalino man o hindi, walang condition doon. Anak sila, anak ko sila, kaya mahalaga sila sa akin, sa lahat ng oras. Okay. Bakit mahalaga po ang tao? Okay. Bakit mahalaga yung tao? Dahil maganda o gwapo tayong lahat? Dahil mayaman, malusok tayo o matalino tayo? Hindi. Kahit anumang condition, mahalaga pa rin po tayo sa harap ng Diyos. Dahil tayo po ay galing sa Diyos. Meron po tayong spirit. Kamukha tayo ng Diyos. Kamukha tayo ng Diyos. Nakita ko po sa dyaryo, alam niyo po ba kung ilang Pilipino nagsususide isang araw? Sa loob ng isang araw, ilang po ba nagpapakamatay, nagsususide yung Pilipinos? 7. 7 daw po nagsususide araw-araw. Sa itong araw, ilan po namatay? 7. Bakit nagsususide po sila? Hindi nila alam ito. Hindi nila alam. Iba-iba yung dahilan. Meron po silang dahilan bakit pinapatay, tinatapos nila yung sariling buhay. Dahil maaari lubog sa utang. Lubog na lubog sa utang. Kaya, ay, gusto ko patay na lang. Gusto kong mamatay. Sana kunin ako ng, kunin ako ni Lord. Dahil hirap na hirap yung buhay ko sa mundong ito. Pasaway yung mga bata. May sakit sa katawan. Ang laki ng utang. Hindi ko kayang bayaran. Lasinggero yung asawa. Parang walang pag-asa. Seven, araw-araw, kahapon, 7 namatay. Ngayon, 7. Sa buong mundo, alam niyo po ba kung ilan po namamatay yung nagsususide? 1 year, 800,000. Isang taon. Kaya, isang araw, so divided 365. Okay? Isang araw, more than 1,000. More than 1,000 ay nagsususide araw-araw. Dahil hindi nila alam ito. Hindi nila alam may gumawa sa kanila na may purpose, mahalaga sila sa Diyos. Okay. Kaya huwag po kayo magsuside kahit mahirap ang buhay. May responsibility tayo sa buhay. Dapat mabuhay tayo. So, hindi para kumain, para malaman natin yung purpose, para maging handa po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya, yung evidence, nakita po natin kahapon, yung mga evidence, creation, okay, kung walang gumawa, so wala pong ginawa. Okay. Tapos, kaya dito, kahit dati, meron po tayong mga konting alam dito, pero sigurado na ito, may gumawa sa akin. Mas mahalaga po ito. Bakit? Bakit ginawa niya tayo? Ano ang purpose ng kanyang creation? Hindi para maging masaya tayo sa lupang ito. Dahil sa lupang ito, walang tunay na pag-asa. Kahit hinahanap natin yung kaligayahan sa puso, sa mundong ito, happy fiesta, happy birthday, maligayang mga New Year, Happy New Year, Happy Valentine, puro happy. Happy fiesta, pero hindi talaga happy. Okay. Sabi lang happy. Kunwari lang happy. Pero kinabukasan, mahirap pa rin. Wala pong tunay na kaligayahan sa mundong ito. So, dito po, dalawang uri ng tao. Isang mayaman, nagsusuot ng kulay ube. At pinong lino, nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Masaya po ganitong buhay. Kulay ube. Ano pong kulay ube? So, violet color, okay? Yung kulay ng mayaman. Kulay ube, pinong lino, okay? Nagpipista araw-araw. Pag araw-araw nagpipista, mayaman siya o hindi? Mayaman.
Kahit pwede ba magpista kayo sa isang buwan o isang linggo? Kasi malaking gasto sa pista. Kailangan lechon baboy, maraming pagkain, maraming bisita. Pero siya araw-araw, sobrang mayaman. Araw-araw nagpipista, maraming pagkain, maraming kaibigan. Verse 20, at sa kanyang pintuhan, nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro, na puno ng mga sugat. Doon sa kabila, may isang pulubi, puno ng sugat. Yung dalawa pong taong ito, mayaman, isang mayamang tao, o isang pulubi. Dalawa po ito ay dalawang representative ng tao sa buhay. Lahat po tayo nandito ngayon ay nasa pagitan ng itong dalawa. Okay? Pero tingnan niyo po, kaninong pangalan ay nakasulat sa Bible? Pangalan ng mayaman o pangalan ng pulubi? Pangalan po ng pulubi ay nakasulat sa Bible. Ano pong pangalan niya? Lazaro. Okay? Nakita ko isang mga family name, Lazaro. So may meaning. May meaning po sa Lazaro. Halimbawa, yung pangalan ko ay Choi Kite. Okay. Sa bawat letter, Choi Kite may meaning. Okay? Halimbawa, te. Ano po yung alam mo ba kung anong meaning te? Hindi tayo. Yung meaning po ay malaki, big. Yun po yung meaning sa Chinese letter. Okay, Chinese letter. Choi Kite. Sa pangalan po dito, may meaning. So, magtanong po kayo sa magulang kung may meaning. Lazaro po ay ganito po yung meaning. So, God is my hope. God is my hope. Si Lazaro po, kahit pulubi siya, kahit puno siya ng sugat, pero yung kanyang pag-asa ay wala sa mundo. Yung kanyang pag-aasa ay nasa langit. Pero yung mayaman, nasaan po yung puso niya? Sa lupa. Okay. Mayaman, yung kanyang puso ay nasa lupa. Kaya doon po sa lupa, doon po siya umiiyak, doon po siya tumatawa, doon po siya masaya. Pag may problema sa lupa, umiiyak siya. Pag maayos yung buhay sa lupa, masaya. Pag may sakit, nahirapan. Pag walang sakit, ayos. Puro nasa lupa yung puso niya. Pero si pulubi, laging may sakit, okay? Laging kulang, laging walang pera, pero yung kanyang pag-asa ay nasa langit. Kung nasa lupa lang yung puso niya, dapat itong pulubi mag-suicide. Dahil walang pag-asa sa lupa. Walang pag-asa. Pero nabuhay, pero yung kanyang puso, yung kanyang pag-asa ay nasa langit. Magmula verse 19 hanggang verse 20, ito yung buhay nila sa lupa. Okay. Ito po yung buhay po nila sa lupa. Magmula birth hanggang sa kamatayan. Okay? 70 o 8 years buhay ng tao. Okay? Dito mayroon mayaman, rich. Rich man. Dito may poor. Okay. Plus sakit. Okay? Ang hirap. So, walang pera, may sakit pa. So, ito, rich parang maayos. Okay lang, masaya, araw-araw, pista, happy. Hanggang mamatay. Yung sementeryo ng mayamang ito, siguro malaking sementeryo. May heavenly garden, o gate to heaven. Okay? Pero yung pulubi, so wala. Walang ganong lupa. Okay?
Kapag hanggang dito lang yung buhay, so, kawawa talaga itong yung ulubi, kawawa. So, sana ganito lang yung buhay natin, kapag kung hanggang dito lang yung buhay natin. Sana maging ganito yung buhay, maayos. Okay. Pero ang problema, after death. Okay. After death. Yung mayaman, saan siya pupunta? Pumunta? Imperno. Yung pulubito, heaven. So, verse 22, ang nangyari na matay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, namatay din naman ang mayaman at inilibing. Mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, at tumangala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Nazaro sa kanyang kantungan. Verse 24, siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. Habang buhay pa sila sa lupa, dapat si yung pulubi ay magsabi na maawa ka sa akin. Kasi pulubi ako, may sakit ako, maawa sa akin. Pero sino pong nagsabi nito? Mayaman po. After death, after kamatayan, maawa ka sa akin. Suguin mo si Nazaro upang itubong niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. So, ito po ang real story. Okay? Yung buhay natin sa mundong ito, kahit mayaman, may katapusan. May sakit, may katapusan. Mahirap, may katapusan. Kaya sabi ni Jesus, dapat ma-born again ka para makapunta ka sa langit. May katapusan sa buhay mo. Yung kalusugan mo, may katapusan. Darating araw na may sakit. Yung pera sa bursa, pera sa bangko, mawala someday. Okay. Yung katuwang sa katabi, katuwang sa family, mawala sila. Lahat po ng tao ay harap sa kamatayan. Ang mahalaga po ay after death. So, John chapters 6, verse 40, So, John chapter 6, verse 40, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya sumasampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ito ang kalooban ng aking ama. So, this is the will of God. This is the will. Will of God. Ibig sabihin, okay, ito yung purpose. Okay? Ito yung purpose sa kanyang creation. Ito yung purpose sa buhay mo. Ito po ang gusto ng Diyos ibigay sa'yo. Ano po ang gusto ng Diyos ibigay sa atin? Pansamantalang kayamanan? Pansamantalang kalusugan? Hindi po. Sinabi ko sa inyo kagabi, marami pong Koreano ay hindi naniniwala. Wala silang pakialam sa Diyos. Ayaw nila maniwala sa Diyos. Pero mayaman sila. Sa mga hindi naniniwala sa Diyos, marami rin matalino. Maayos, mas maayos yung buhay ng mga unbelievers, sometimes. Kaya sometimes, naramdaman natin unfair. Naniniwala ko sa Diyos. Pero bakit nahirap ako? Bakit nahirapan ako sa buhay? Pero siya, hindi siya nag-church, hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi siya
sumusunod sa kalooban ng Diyos, pero minsan mas maayos yung buhay nila. Ibig sabihin, yung pansamantalang maayos o magandang maginhawang buhay, hindi po yung kalooban ng Diyos. Okay. Kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggang sa langit. Kaya ang mga bagay, ang blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin, saka yung blessing na gusto natin tanggapin galing sa Diyos, malayo. Ibang uri ng blessing. Pag sinabi natin blessing, mga konsepto ng maraming tao sa mundong ito, pag sabing blessing, ay maayos yung buhay. Yung walang problema sa buhay. May trabaho, sana. Okay. Sana makapasa yung anak ko sa exam, sa school, sa trabaho. Sana makaroon ng maayos na trabaho. Yun ang blessing. Sana malusog yung katawan, yun ang blessing. Sana walang sakit sa family ko. Walang problema sa family ko. Yun ang inisip nilang blessing. Pero malayo po yan. Malayo po yan sa blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin. Kanina po yung pulubi. Pinagpala po siya, yung pulubing Nazaro. Pero yung blessing po niya, hindi sa ibabaw na lupa. Sa buhay po niya sa lupa, hirap. Hirap lang. Tunay na blessing ay mangyari doon sa langit. Kaya dito po may pangako. Okay. Buhay na walang everlasting life. I will raise him up at the last day. Okay? Raise him up. Bubuhayin. Muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Bubuhayin. Kung naniniwala po ito, kung meron pong pananampalataya tungkol dito, so hindi natako sa kamatayan. Dahil, sabi ng Diyos, bubuhayin kita. Huwag kang matakot sa kamatayan, bubuhayin kita sa huling araw. Huwag kang matakot sa sakit. Okay. Kahit mamamatay ka, okay. Kung namatay ka sa pananampalataya, okay lang. Kung mamatay ka bilang isang anak ng Diyos, kung mamatay ka bilang isang Kristiyano, okay. Kung mamamatay ka na kay Kristo Jesus, okay, bubuhayin kita sa huling araw. So ito pong Bible seminar po ay para sa eternal life. Okay? Halimbawa po, kung topic po ng itong mga seminar ay papaano magtaas ng score sa school, papaano magiging top 1 within 3 months. Kung ganun po yung magiging topic ko, bukas, maraming estudyante dito. Within 3 months daw, pwede daw maging top 1. Papaano, may sikreto daw. Kung ganun, maraming estudyante dito. Kung topic po ng itong Bible seminar, yung tungkol sa pagalingin, sa sakit, cancer, kahit anumang sakit, pwede. Pwede gumaling. Pastor Choi, may healing power. Kung gano'n, bukas, anong mangyari? Mapupuno ito. Yung mga church building, mapupuno. Maraming mga may sakit. So, panoorin po natin isang short video clips. This is an awareness test. So, ito po yung awareness test, okay? So, huwag po kayo matakot. How many passes does the team in white make? So, very simple. How many passes, yung basketball, yung passing, how many passes does the team in white, okay? White, make. So, bilangin ninyo. Okay, bilangin how many passes. Okay? Ready?
Ilan po? Huh? Ilan po? 13? The answer is 13. Okay, correct. But, did you see the moonwalking bear? Nakita niyo po ba? Moonwalking bear? So, siguro yung mga leader dito, alam mo na. Pero yung first time, so, siguro hindi niyo nakita, napansin yung moonwalking bear. Kung napansin niyo po yung moonwalking bear, hindi ka nag-focus. Hindi ka nag-focus sa pagbilang. May problema sa attitude. Sa totoo po, so moonwalking bear, tingnan po natin. Eto, moonwalking bear. So my lesson po, it is easy to miss something you are not looking for. Okay? It is easy to miss. Okay? Kahit maraming mga evidence, so itinuturo ng Diyos sa atin tungkol sa buhay na walang hanggan, pero kung walang pakialam, so hindi yan pumapasok sa ating mata. Kahit moonwalking bear, okay? Pero yung focus natin ay pagbilang lang, pagbilang. Kapag yung focus natin sa makalupang bagay lang, yung mensahe tungkol sa makalangin na bagay, so hindi po natin nakikita. So depende sa ating mindset kung ano ang hinahanap natin. Kaya sana meron po tayong pusong naghahanap ng katotohanan. Sino ako? Saan ako patungo? Okay? Ano ang purpose sa buhay ko? So ngayon naman po, tuloy-tuloy po natin pag-aralan po yung mga evidence. Okay? Kahapon po, kagabi, tungkol sa creation. So ngayon po, mga Eden Garden, Noah's Flood, Noah's Ark, and Red Sea Crossing. Mga ilang historical evidences yung pag-usapan po natin. Are you ready? So, medyo malayo po ang po yung pupuntahan natin. Okay? Walang bayad, libre lang. Okay? Dinadala ko sila, okay, para makita natin. Garden of Eden, so yung pinakaunang storya sa Bible. So, Genesis chapter 2, verse 16 to 17. So, basahin po natin. 3, 2, 1. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, tiyak na mamamatay ka. So ito po yung story, ah. Alam, kilala po natin, kilalang story. Sa Eden Garden, so may bunga na pinagpabawal ng Diyos, so huwag kang kumain. Okay? Lahat ng iba, so pwede, malaya. Kung pwede kang kumain, isa lang bawal. Okay? Isa lang bawal. Sa araw na ikaw ay kumain yun, tiyak na mamamatay ka. Sa tingin nyo, ito mahirap sundin o madaling sundin? Mahirap o madali? Madali lang dahil marami pong ibang option. Pag sinabi ng Diyos sa kanila, saging lang kainin mo. Araw-araw, saging lang kainin mo. Kung ganun, mahirap o madali? Mahirap. Saging. Okay? Almusal saging. Tanghali ang saging. Araw-araw saging lang. So, mahirap. Dito, maraming ibang option. Isa lang bawal.
So ibinigay ng Diyos sa kanila yung boundary. Okay? Ito po yung boundary. So dapat nandito ka. So yun po yung meaning ng itong utos. Okay? Halimbawa po, para maintindihan po natin yung meaning ng itong utos. So, ito, ano po ito? Oh, ista. Okay? Ista. Tilapia. Ano po yung boundary ng buhay niya? Dapat saan siya magstay? Sa tubig. Kaya sinabi ko sa kanya, ista, dapat nandyan ka. Huwag kang lumabas. Sa araw na lumabas ka dyan, mamatay ka. Tiyak na mamatay ka. So, pwede kong sinabi sa kanya, di ba? Alam ko na kung saan yung boundary ng buhay niya. Huwag ka dyan umalis. Pag umalis ka dyan, tiyak na mamatay ka. Okay. Hindi ko sinabi sa kanya, papatayin kita. Hindi po ganun. Iba po yung meaning. Papatayin kita, hindi. Mamatay ka, yun ang magiging bunga, resulta. Mangyayari yan sa'yo. Pero itong ista, makulit. Pasaway. So, mga ilang araw, sumunod. Dito siya umiikot, yung pagkain dito. Pero naging boring siya. Boring. Okay? Tapos, naging curious po siya tungkol dito. Baka mayroon maganda dito. Mas masarap. Yung puro mga ista lang dito. Kaibigan. Gusto kong makaibigan sa mga ibang hayop sa labas. Kaya naging curious po siya, tapos lumabas na siya. Anong mangyari? Patay. Dahil lumabas po siya sa boundary ng buhay. So, ganun din po sabi ng Diyos sa kanya, words of God, kapag sumunod ka sa akin, mabubuhay ka. Okay. Kung hindi ka sumuway, kung hindi ka sumunod sa aking salita, sa utos, mamatay ka. Boundary po yan, boundary. Doon sa bunga, ng pinagpabawa ng bunga, meron po ba lason? Kaya namatay sila? Hindi po. Okay. Pero si Adan, okay, naka si Eva, okay, lumabas po sila sa boundary na ito. Lumabas. Dahil may ahas. Okay. Dahil sa manunukso dahil si Satanas. Okay. So, bali sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamatay. So, dalawa. Sabi ng Diyos, wag. Sinabi ni Satanas, sa pamagitan ng ahas, okay lang. Sige lang. Mag-enjoy ka sa buhay. Ikaw yung mayari sa buhay mo. Kung gusto mo, gawin mo yan. Pag ayaw mo, huwag mong gawin. Nung nakita niya, nung nakita na babae yung bunga, so masarap tingnan. Okay? Parang maging matalino kapag kumain yun. So, kaya, kumain silang dalawa. So, babae muna, tapos ibinigay sa kanyang asawa, lalaki, kumain silang lahat. Dito po, okay? Namatay ba sila? Namatay ba sila agad? So, sabi ng Diyos, sa araw na ikaw kumain yun, mamatay. Sa araw. Pero sa araw na sila ay kumain, hindi sila namatay agad. Si Adan po ay nabuhay hanggang umabot siya ng 930. Okay? Pero meron pong namatay. May namatay. Yung kanyang spirito ay patay. Yung connection sa Diyos ay puto na. Yung fellowship sa Diyos ay puto na po. Kaya natakot po siya sa Diyos dahil tapos nalaman po niya na hubad na siya, nakuhubad na, kaya nagtago. Yung kahihiyan nagsimula dito. Mahiya. Yung kahihiyan ay nagsimula doon sa kasalanan. Dahil may conscience. Kaya ito po yung parusa
sa babae, para labihin ko ang paghihirap mo sa inyong paglilihi, manganak kang may paghihirap. Kaya yung mga babae, napakahirap po sila sa panganganak. Hindi katulad ng ibang hayop. Kung titinan po natin yung ibang hayop, parang madali lang. Pero yung tao po, napakahirap. Tapos, sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng inyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Ito po ay yung parusa sa lalaki. Mabigat na trabaho ay nagsimula. Mabigat na trabaho. Kung walang trabaho, walang pagkain. So, dito po nagsimula yung sumpa. Tapos, pinalayas po sila sa halamanan ng Eden. Roma chapter 5, verse 12. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay kamatayan, sapagkat dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nakasala. Sa una, isa lang po, si Adan. Pero ngayon, lahat ay nakasala. So, dito po, nakikita po natin. So, dito po may sagot kung bakit may kasalanan sa buhay natin. Saan galing yung kasalanan ko? So, dapat natin malaman kung saan galing yung kasalanan ko. Ang ginagawa ngayon, walang nagturo sa akin. Walang nanay o teacher nagturo sa kanilang mga anak o sa mga estudyante nila kung papaano magsisinungalin, kung papaano mag-aaway. So, walang nagturo. Pero, marunong na tayong makasala. Marunong na tayong makasala. Saan galing? Galing po dito. So, tungkol naman po sa sin and judgment, so Thursday po, yun ang main topic sa Thursday. Okay. So, si Adan, si Eva, naging sinner, yung anak nila ay isinilang na makasalanan. Nabuhay po silang makasalanan, nanganak sila ng makasalanan. Yung kanilang apo, isinilang na makasalanan, kaya lahat ng mga tao ngayon ay makasalan. So, ganito po yung storya. Kung papaano nagsimula yung sin, tapos kung papaano dumating yung kasalanan hanggang sa atin. So, ito po yung tanong. Nasaan po ba yung Eden Garden? So, dito po bansang Philippines. Dito po bansang Korea. So, dito po ay location po ng Eden Garden. So, bakit po? So, tingnan po natin sa Bible, Genesis chapter 2, verse 10 to 14. Mayroon pong evidence. Verse 10, may isang ilok na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan at mula doon nahati at naging apat na ilok. Ang pangalan ng una ay Pishon, ang pangalan ng ikalawang ilok ay Gihon, at pangalan ng ikatlong ilok ay Tigris, at ang ikaapat na ilok ay ang Euphrates. So, meron pong apat na ilok. Okay? Pishon, Gihon, Tigris, Euphrates. So, may Pasig dito? Pasig River? Magsinabi dito, Pasig, nasaan yung Eden Garden? Manila. Madali. Okay. So, lahat po ng mga civilization, so, yung mga estudyante, apat na civilization, ano po? Mesopotamia, Egypt, Indus, in China, Huang River, okay? Yellow River. So, lahat po ng mga civilization ay nagsimula sa ilog. Nagsimula po sa ilog. So, ang pinakaunang civilization ay Mesopotamia civilization ay galing po dun sa Middle East. Sa New King James Version, Hittegel, yung pangatlo, pero sa NIV version, Tigris. Sa Tagalog version,
Tigris. Okay. So ito po ay ginagamit ngayon sa bansa na meron dalawang ilog. Sa bansang Iraq, Tigris, Euphrates ay dumadaloy pa rin sa bansang Iraq hanggang ngayon. Pero Bishon, Gihon, dalawang ilog po ay wala na. Kaya ito po ay tinatawag na Lost River. Pero dahil po sa mga advance ng science, yung dalawa pong ilog ito, Bishon, Gihon, ay natukulasan po sa ilalim ng disyerto. Pagpunta po tayo sa lupang ito, puro buhangin, mga disyerto lang. Pero dahil sa high-tech snapshot, yung technology, so nakita po nila yung dating mga ancient ilog sa ilalim ng disyerto. So ito po yung Garden of Eden, Tigris, Euphrates, and Bishon, Gihon. So tingnan po natin isang video clips. The Garden of Eden, the biblical birthplace of all humanity. The story is one way of showing how the human world came to be as we know it. But is it just a story? Or did Eden really exist? Every culture has a story that says this is how we came to be, this is what happened. One maverick scientist was desperate to know the truth. Why do they tell that story? Where did it come from and what's behind it? He risked everything to find the answer. This is the story of one man's quest for the Garden of Eden. The very text of the Bible actually provides some tantalizing clues about Eden's possible location. Genesis 2-3, the famous story, has some verses in verses 10-14 where a river is said to come out of the Garden of Eden. And it becomes four headwaters, and the rivers in question are Tigris and Euphrates, and we all know where they are. They're the major rivers of Mesopotamia, the modern Iraq. The other two rivers are called the Pishon and the Gihon. Unlike the Tigris and the Euphrates, which still flow today, no one knew where these other two rivers once ran, or if they ever really existed. Locating these two rivers and where they joined with the Tigris and Euphrates to form the famous four headwaters was the key to unlocking the mystery of Eden's position. Find the rivers, and Zarens would find Eden. About the time that Zarens was in the thick of his quest, a revolutionary new technology came online. Satellite imagery. NASA had recently launched Landsat, a satellite designed to photograph the planet in its entirety for the first time. Today, this kind of imagery is commonplace, but in the 1980s, it was revolutionary. A careful study of the images revealed a shocking revelation. A river, or more specifically, a dry channel snaking through eastern Saudi Arabia. It clearly marked where a river would once have flowed. Now, as well as the Tigris and the Euphrates, he had found a third river, the Pishon. The river originates in northwest Saudi Arabia. It's called the Arima, and it has many multiple branches, and it comes down, kind of comes around a little bit, then it starts swinging north, and now the Arabs call it the Wadi Batin, Belly Button River. And it comes around and it makes a huge delta by Kuwait. Then they said, oh, the Gihon, it comes out of the land of Kush. And they go, well, no. He was explaining to you that Kush is another word for Iran. See? You have to know that. As it happens, there is a major river that still flows out of the Zagros Mountains, the land of Kush. Today, it is called the Karun. The Karun River, which comes out of Iran, is still there, still carries water, comes out of Zagros. Until it was dammed in the 1970s, it too connected with the Tigris and the Euphrates, at the exact place where the newly discovered Pishon also joins.
These rivers form the so-called four headwaters that flowed southward to form one great river. Zarins believed this was the location of the Garden of Eden. So itong professor, yung Zarin, yung desperate to know the truth. Okay? Gustong-gusto niyang malaman yung katotohanan. Okay? Gustong-gusto niyang malaman yung katotohanan. Kaya, so, matagal po yung kanyang research doon sa Eden Garden. So, kaya natukulasan po yung dalawang ilog na sa ilalim ng disyerto, yung Bishon Gihon. So, dalawang Tigris Euphrates umaagos pa rin. Tapos, pagpunta po tayo doon sa yung disyerto, yung desert, sa loob ng mga cave, yungib, so meron pong ganitong wall painting na nakapatotoo dati, ngayon disyerto, pero dati, masaganang tubig. So, ganito mga hayop, tapos sa bangka, nag-ano po sila sa mga ista. So, ibig sabihin, dati, masagana po yung tubig sa region na ito. Kaya, Eden Garden, nasa Middle East, bansang Iraq. Okay? Genesis chapter 1, verse 7. So, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Ginawa ng Diyos ang kalawakan, at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at ito ay nangyari. So ito po yung mahalagang talata. Kasi po, yung talatang ito ay nagpapaliwanag sa atin kung ano po ang dating yung kalagayan ng klima. Yung kalawakan, ano pong ibig sabihin ng kalawakan? Yung sky. So, yun po yung tinatawag na kalawakan. Pero, sabi sa Bible, ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sky, di ba? Sky, meron pong tubig na nasa ilalim ng kalawakan at tubig na nasa itaas ng kalawakan. May dalawang tubig. Yung tubig na nasa ilalim ng kalawakan, yun po yung dagat, yun po yung ilog, yung tubig na nasa ilalim ng kalawakan. Ano po yung tubig na nasa itaas ng kalawakan? So, meron pong water layer. Hindi po ito tumutukoy sa ulap. Dahil, yung tubig sa ulap, konti lang. Hindi pwede magamit yung salitang bukot. Okay. So, halimbawa po, bumili ako ng snack, tapos sabi ko sa iyo, hati tayo, hati. Tapos, binigyan ka ng isang piraso lang. Hati po yan? Ay, grabe yung sabi ni Pastor, hati, pero isang piraso lang ibigay sa akin. Hindi po yung masabing hati. Pagbukod, 50-50, ganun po yung concept. Okay? Separate. Kaya tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sobrang daming tubig, di ba? Tubig sa dagat, tubig sa ilog. Ganong kadaming tubig na dapat nasa itaas ng kalawakan. Kaya water layer po yan, water layer, hindi po yung mga ulap. So, sa unang panahon po, meron pong water layer. Tinatawag water layer. Kaya dahil po sa water layer, ang nangyari po, una, magmula sa sun, so maraming uri ng mga rays ay dumarating sa lupa, pero iba-iba yung mga rays. Meron pong rays na harmful sa mga tao, ultraviolet, yung high frequency rays. Ito hindi maganda sa katawan ng tao, yung high frequency. Halimbawa, X-ray. Okay? Pag sumabog yung nuclear bomb, ano po yung problema? Nuclear radiation. Yun po ang napaka-harmful rays sa katawan ng tao, mabubulog yung laman. Dahil, napaka-high frequency yan. Harmful yan. So, pag matagal po kayo sa X-ray, delikado po yun. Okay, X-ray. Pero ganito po yung rays, medyo low frequency, okay lang sa atin.
Yung water layer, kung meron pong water layer, yun po yung protection. Yung mga high-frequency rays, katulad ng X-ray, gamma rays, ay hindi nakakapasok sa water. Okay? Parang water po ay protection. Yung low frequency lang, pumapasok sa loob ng tubig. Okay? Kaya, parang water layer po ay protection layer, from harmful rays galing sa araw. Tapos, yung climate, yung temperatura sa loob ng water layer ay napakagandang klima. So, dahil halimbawa po ito ay yung Earth. So, galing sa Sun, init dumarating dito. Kung walang water layer, so dito lang mainit. Mainit dito, tropical area, mainit. Dito, malamig. Ngayon, di ba? Ngayon. So, tropical area, mainit. Pero sa bandang North and South Pole, malamig. Pero kung may water layer dito, katulad ng ganito, water layer, yung init galing sa araw, hindi pumapasok dito sa loob. Dito lang nakarating. Kaya, yung init po ay hindi ganong ka-difference. So, sa loob ng water layer, hindi gaanong kalamig, dito hindi gaanong ka-init. So, tama lang sa mga buhay. So, sa Korea po, meron pong mga greenhouse. Greenhouse, kahit sa winter season, yung temperature ay minus 10, minus 20. Kaya, sa open space, hindi pwede magtanim ng mga halaman, patay agad. So, naging yellow na. Pero sa loob ng greenhouse, pwede kang magtanim ng halaman. Bulaklak. Kasi sa loob ng greenhouse, tama po yung temperature. Ganun po yung water layer. So, si Adan, 930, si Seth, 912, 905, 910, yung buhay ng tao, unang panahon, ganitong kahaba. Okay. Gusto po ninyo? 900 plus. Okay. Tapos yung size ng tao, hayop, halaman, ay parang higante. Higanteng tao. Higanteng hayop. Higanteng halaman. So, hanggang sa panahon po ni Noe, dito, yung lifespan ay average 900 plus. Pero pagkatapos ng panahon po ni Noe, umiksi yung buhay ng tao. Ano pong nangyari dito? Ano pong nangyari? Bumagsak na po yung water layer sa loob ng Noah's flood. Okay? 40 days, 40 nights. So, ito po yung mga, yung faster, yung dragonfly faster, yung bato. So, yung dati, ganitong size, 30. Mga 60 centimetro. 70 centimetro. So, kung meron po sana ganitong dragonfly dito sa Manila, para walang traffic, skyway, helicopter, personal helicopter. Parang tricycle. Sobrang traffic dito. Tapos, yung lobster. Okay? Kung mga ilang lobster dito, busok na tayong lahat. Ganitong mga faster ng mga hayop, yung mga giant tree, yung higanteng puno. Kaya iba po, makaiba po yung mga klima sa unang panahon dahil po sa water layer. Sa ngayon po, Ezekiel chapter 31 verse 18, sino sa iyo ang gaya ng punong kawoy sa Eden sa kaluwalhatian na sa kadakilahan? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Ano pong nangyari sa Eden Garden? Ngayon po, nung pinalayas po sila sa halaman ng Eden, ibinaon ng Diyos yung Eden sa malalim, pinakamalalim na bahagi ng lupa.
ibinaba ng Diyos, ibinaon ng Diyos yung Eden sa malalim na bahagi ng lupa. So, parang ganito po, ibinaba ng Diyos yung halamanan ng Eden sa ilalim ng lupa. Kaya ngayon, ano po ang lumalabas doon? Langis, oil. Okay. Sa disyerto, pero sa ilalim ng disyerto, maraming langis, oil in the Middle East. Bakit maraming oil galing doon? 70% po ng oil production sa buong mundo ay galing po doon sa Middle East. So doon sa bandang Iraq, okay? So Tigris Euphrates River, meron pong maraming mina ng langis. Malaking makina yung pumping, so mina ng langis. Ito po yung evidence. Okay? So nasaan po yung Eden Garden? Sa Middle East, sa bandang Iraq, okay? Bansang Iraq. Pagkatapos, sa Genesis chapter 6 verse 5, so tingnan po natin yung mga baha sa panahon po ni Noe. So Genesis chapter 6 verse 5. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. So, Genesis chapter 3, pumasok na ang kasalanan sa salibutan. So, bumagsak na po ang tao. Naging sinner si Adan. So, Genesis chapters 4, 5, pagdating sa chapter 6, sa mata ng Diyos, ang buong mundo ito ay puno na ng kasalanan. Puno na. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-isip ng kanyang puso palagi lamang masama. Palagi. So, dito po nagsimula yung parusa. Dito po, nagplano ang Diyos ng parusa. Ano po yung plano niya? So, Genesis chapter 6, verse 7. Kaya sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Lilipulin ko. So, alam niyo po ba yung kantang anak ni Freddy Aguila? Lungisi lang ka sa mundong ito, laking, ano po? Laking tuwa ng magulang mo. Pero pag malaki ka na, tuwang-tuwang pa rin? O lumuluha na? Lumuluha na. Yung tuwa po ay naging luha dahil sa anak. Okay? Dahil sa minamahal na anak. So, dahil sa anak ng kapitbahay, lumuluha? Pag makulid yung anak ng kapitbahay, lumuluha kayo? Hindi, bahala sila. Pero yung sariling anak, pag makulid, mas pasaway, lumuluha tayo? Yes, lumuluha. Dahil minamahal. Minamahal sila. Bakit nalungkot ang Diyos? Sabi dito, nalungkot, okay? Nalulungkot na nilalang ko sila, nalulungkot. Nung nilikha ng Diyos ang tao, so, laking tuwa rin ng Diyos. Pero nung nakasala yung mga tao, nalungkot na ang Diyos dahil sa kasalanan ng tao. So, dito po, nakikita po natin yung dalawang katangian ng Diyos. God is love. Alam natin po ito. Pero dun sa kabila, ano pa po yung katangian ng Diyos? So, God is justice. Justicia. Justicia. Okay? Hukom ang Diyos. Justice. Dalawang katangian.
So maraming tao po, yung kanilang konsepto tungkol sa Diyos, ay ito lang, God is love. Nakangiting siya lagi, lakas-smile lang siya lagi. Kahit anong ginagawa ng tao, okay lang. Wala silang takot sa Diyos. Walang takot. Dahil, hindi nila alam ito. Hindi nila alam ito. Dito po, galing po sa justice, gumawa po siya ng batas. Okay? Batas. Tapos, pag lumaba ka sa batas, ano pong meron? Parusa. Okay. Sa panahon po ni Noe, yung baha po ay parusa ng Diyos. Baha. Pandayagtig baha. Okay. Sabi ng Diyos, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Lahat. Lahat ng tao ay lilipulin. Baha. Pero doon sa kabila, may pag-ibig ang Diyos. Okay? Kaya gusto ng Diyos maligtas yung mga makasalanan. So, ano po ang ginawa niyang paraan? Yung salvation. Sana maligtas yung mga tao dito sa baha. Okay? So, ano po yung salvation sa panahon ni Noe? Yung barko. O arko. Okay. Barko ni Noe. Okay. Yung barko ay galing sa pag-ibig. Yung baha ay galing sa hustisya ng Diyos. Choice. Okay. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy ng gopher, gumawa ka ng isang mga sili sa daong at pahiram mo ito ng alkitran sa loob at labas. So, detail po ng design sa kayong sukat ay ibinigay ng Diyos kay Noe. Gumawa ka ng ganitong daon. Okay? Yung haba ng sasakyan, 300 siko. Luwang ay 50 siko. Taas ay 30 siko. Yung siko po, isang siko, ganito po yung siko. Ito po yung unang mga metro. Noong panahon po nila, wala pang metro. Wala pong ruler. Kaya ano po yung ginamit nila? Ito, siko. Ito yung siko. Gaano kahaba yung siko nyo? Maiksi o mahaba? Oh, sa akin, medyo mahaba. So, average po, 45 centimeter. Ganitong mga parpit, 1, 2, 3. Tatlong siko, isa't kalahati siko. Ganun po. So, pag-convert po sa metro, so yung haba, 138.23 meters and taas 40 metro. First and second and third floor. So, malaki siya o hindi? Malaki. Dahil gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Mas maraming tao ay maligtas. Pero alam niyo po ba kung ilan po nakasakay dito? Sa mga tao? 8 lang. 8 lang. Lahat po ng mga hayop, lahat po ng mga hayop ay dinala ng Diyos, ipinasok sa loob ng barko. Lahat uri ng mga hayop, isang lalaki, isang babae. So, para tuloy-tuloy yung kanilang lahi. Okay? Tao po, ipinangaral po ni Noe sa mga tao tungkol sa darating na baha. Darating yung araw ng paghuhukom ng Diyos, magsisikayo at pumasok na tayo sa itong barko. Ito lang yung paraan ng kaligtasan. Ito yung kalooban ng Diyos. Pero ayaw nila makinig. 2 Peter chapter 2 verse 5. Kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagamat iniligtas si Noe na tagapang-aral ng katuwiran kasama ng 7 iba pa. 7. Noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinala ng baha. Si Noe, yung kanyang asawa, 3 anak, si Shem, Ham, Japheth, yung kanilang asawa, 3. Kaya bali, 8 lang po nakasakay sa barko.
wonder lang. Bakit walo lang po nakasakay sa barko? Binigyan sila ng parang second chance. So, binigyan po sila ng second chance. May kasalanan dito. Yung siyempre yung baha po ay bilang parusa dahil sa kasalanan ng mga tao. So, nagplano ang Diyos ng yung plano ng parusa, baha. Pero at the same time, binigyan sila ng paraan ng kaligtasan. Sino mang makasakay dito, walang bayat, libre lang, sino lang makasakay dito sa barko, maligtas. Pero bakit walo lang nakasakay dito? Walo lang naniwala sa baha. Yung ibang tao, naniwala sa baha? Hindi po. Walo lang naniwala sa baha, kaya walo lang nakasakay dito. Yung ibang mga tao ay hindi naniniwala dito. Hindi nila alam yung kanilang problema. Ano po ba yung malaking problema? May solution sa problema. May solution, may gamot sa sakit. May solution sa problema, pero hindi nila alam yung kanilang problema. Yun ang problema. Okay? Matigas yung ulo. Sayang. Sayang po ang solution. Gaya Genesis chapter 7, verse 11 to 12, sa 600 taon ng buhay ni Noe, sa 17 araw ng 2 buwan ng araw na yon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kaliliman, ang mga bintana ng langit na buksan, umulan sa ibabaw na lupa sa loob ng 40 araw, 40 gabi. Natupad na po ang parusa ng Diyos. Okay. Natupad. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw na lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang, ang mga ibon sa impapawid, sila ay nalipor sa lupa. Tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalapit. So, sila ay nalipor sa lupa. Nangyari na ito. Sabi ng Diyos, lilipulin ko sila sa ibabaw na lupa. Gumawa sila ng, binigyan sila ng paraan sa pamamagitan po ni Noe, paraan ng kaligtasan. Tapos, dumating na yung araw ng parusa. So, panoorin po natin isang video clips. Thank you.
Parang dito sa verse 7 to 20, chapter 7 to 23, so hindi po natin nakikita yung pag-ibig. Parang parusa lang parusa. Sa loob ng barko, may pag-ibig sa loob ng barko. Pero sa labas ng barko, walang pag-ibig. Parusa, parusa lang. Bakit po sila ay nalipol, sila po ay nalipol? Dahil sa kanilang kasalanan? Hindi po. Okay. Binigyan po sila ng paraan ng kaligtasan. Binigyan po sila ng pagkakataon. Binigyan po sila ng pagkakataon para maligtas. Ayaw nila maniwala. Hindi nila alam yung kanilang problema. Yun ang problema. Dahil sa kanilang pagtanggi sa paraan ng kaligtasan, nalipol silang lahat. Ito po yung mga pandaigdig baha, kaya marami pong mga evidence na kikita po natin sa buong mundo. Kasi po yung daigdig po ito, hindi lamang po dito sa Pilipinas o Manila lang, so sa buong mundo. Yung buong lupa, buong daigdig ay inapawan ng tubig. Lahat ng mga malalaking bundok ay inapawan ng tubig. Kaya buong lupang ito ay nalubog sa tubig. Kaya dapat may evidence kung totoo po itong nangyari. Doon sa South America, sa Andes Mountains, okay? Andes Mountain, yung mga giant oyster, so more than 500 fossilized giant oyster natakpuan. So 2 miles above sea level, 2 miles above sea level, 1 mile ilang metro, 1 mile, so 1,600, okay, 1,600 meters, 2 mile, mga 3,200 meters patas. Doon po natakpuan po yung mga oysters, giant oyster. So, dapat nasa dagat sila, di ba? Dapat nasa dagat. Pero bakit nasa bundok na sila? May paa sila? So, dati po, yung Andes Mountain ay covered. So, tinakpan ng yung sea, yung daga, dagat, o, oh, hindi daga. Yung dagat. Kaya, natakpuan po ngayon, so, yung mga bundok, so, tumataas. Kaya doon sa tuktok, mga 2 miles above sea level, 3,200 meters pataas sa sea level, natagpuan po yung mga giant oysters. Tapos yung mga whale, okay, yung whale fossil ay high up in Andes Mountains. Tapos, papunta sa Europe, Spain, sa bandang lugar, Cuenca, so, makikita mo ganitong mga bato. Okay? So, nakita po ganitong mga bato doon sa 100 island, sa maraming mga island, pero yung bato nila, so, parang ganito po yung hugis, bato. Hanggang dito, tumataas yung dagat. Kinakain ng dagat yung batong ito. Kaya ganito po yung hugis doon sa 100 island. So, dito po, maraming ganitong mga bato. Hanggang dito, tumaas yung sea level. Kaya kinain po ng yung sea dagat. Maraming ganitong mga bato doon sa Cuenca. Tapos yung mga seashell, okay, yung pastors ay ibinibenta nila bilang souvenir. Okay. So, dapat nasa dagat sila. Pero bakit nandito? Tapos, doon po sa Asia, Mongolia. So, alam niyo po ba, Mongolia?
sa taas Russia, sa baba China. So, pag pumunta ka sa Mongolia, yung kulay ito, yung pink, ito yung lake, inland, okay? Nasa lupa, maraming lake. Pero salty lake, maalat, salty lake. Katulad ng dagat, yung lake po dito ay salty. So, bakit salty? Yung buong mundong ito, daigdig, yung mga matataas na bundok ay inapawan ng tubig. Okay? Unti-unti, bumabawas yung tubig dahil, so mamaya ipapaliwanag ko sa iyo. Ngayon, yung tubig na ito ay nakapatong na po sa North Pole, South Pole. Yung iceberg, North Pole, South Pole. Tapos sa malalim ng dagat. Kaya habang pag dito, inapawan yung lahat ng mga matataas na bundok hanggang dito. Pero pag bumababa, habang bumababa pa ito, yung tubig parang nakulong sila dito. Nakulong. Hindi sila lumabas dahil sa ganitong hugis ng lupa. Okay. Kaya ito po ay naging lake. Salty lake. Maraming salty lake ay natakpuan po dun sa Mongolia. Kaya pag kulang po yung alat, punta kayo dito. Marami. Okay. Sobrang lawak. Salty plain, salty lake. Okay. Nakulong sila, hindi sila lumabas. Okay. Dahil sa mga hugis ng lupa. Okay. All kinds of fossil mammals, so polystrate fossil proved the great flood. So, isa lang po, yung polystrate fossil. So, dati po, sinabi po lang mga scientifico, mga layer pa hanggap sa matagal panahon, mahabang panahon daw kailangan mabuo hanggang mabuo yung mga layer sa lupa. Sabi nila, kahit manipis ito, kailangan daw mga 1 million years o 2 million years, kailangan daw mahabang panahon para makaroon ng ganitong mga layer sa lupa. Pero ang natakpuan dito, isang punong kahoy, ganito po, yung fossil, punong kahoy. Kung 1 million year dito, paano isang punong kahoy? Nagkabaon. 1 million year, 2 million year, 3 million year. Pwede ganun? Ganun kahaba yung puno? Hindi po. Isang punong kahoy fossil, meaning, okay, nagkabaon dito sa mga ilang mga layer sa lupa, ibig sabihin, ito pong mga layer sa lupa ay nabuo sa loob ng maiksing panahon. Okay. Dahil sa, kaya sa mga experiment ng scientific, naka-experiment po sila. Sa loob ng maiksing panahon, so pwede makaroon ng ganitong mga layer. Hindi katulad ng sinabi ng science dati. Okay. Kahit maiksing panahon, pwede ito. Kaya maraming mga fossil, yung tree, ay nakabaon. Ganito, maraming mga water, yung mga layer sa lupa, ibig sabihin, nakaroon po ng baha. Okay? Nakaroon po ng baha. Kaya sa baha, alam niyo po ba, pag nakaroon po ng baha, yung mga lupa ay dumadaloy, kaya mabilis po nakaroon ng ganito mga layer kung meron pong baha dahil sa daloy ng lupa. Tapos, ito po yung pinakamahalagang mga evidence, yung barko mismo. Nasaan yung barko? Genesis chapter 8 verse 4. Pasahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang ikalabing pintong araw ng ikapintong buwan, sumasat ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Ito po, Ararat. Genesis chapter 8 verse 4, ito po yung sinabi ni Moises.
Kailan po? 3,500 years ago. 3,500 years ago, sinabi ni Moises doon sa Genesis chapter 8 verse 4, yung daong, yung barko ay sumasa sa bundong ng Ararat. Si Moises ba nakapunta sa bundong ng Ararat? Malayo po yung lugar ni Moises. Paano niya malaman na sumasad yung barko sa bundong ng Ararat? So, tingnan po muna natin yung mga evidence. Yung bundong ng Ararat ay nasa bansang Turkey. Okay? Yung taas po niya, 5,137 metro. Kaya, sobrang taas. Dalawang tuktok, small Ararat, big Ararat. Dalawa po. Dahil sobrang lamig sa taas, so lagi may snow, may yellow. Ganito po. So maraming tao umakyat doon, gusto nila malaman kung totoo ba yung Noah's Flood o alamat lang o batang story lang yung Noah's Flood. Gusto nilang malaman, nakita po nila yung barko, so nag-draw po sila, tapos yung pinicture sila, pinicturean po nila yung barko at binidyoan po nila. Nakasulat sa Bible yung size, yung material. Si Nabara po ay nakatakpo ng barko kasama po yung anak niya. So, dinala po niya isang piraso. Tapos nagsuri po siya ng itong tatlong mga kahoy. Yung resulta po ng mga pagsusuri, 5,000 years old yung kahoy na ito. So, ito po. Tapos yung isang Chinese-Turkish exploration team ay successfully excavated and ventured inside the large wooden structure at an elevation of more than 4,000 meters of sea level. So, isang exploration team, Chinese-Turkish, ay nakapasok sa loob ng barko. Tapos, so ito po yung presentation po nila. Kung ano po ang nakita po nila. So, panoorin po natin isang video clips. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungan nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark? Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon, sa wakas ay may kalinawan na. Tayo ngayon ay maglalakbay upang hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Sa kalagitnaan ng 1950s, sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatig para sa ika-20 siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matuntun ang sekretong kinaroroonan ng daong Noe. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Fernand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guides sa ibaba pa lamang ng bundok, kaya't nagsumikap ako magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko natagpo ang nakalabas ang daong, subalit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam ko kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik na siya noong July 1955, kasama ang kanyang binatang anak na si Raphael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktwal at tunay na pangyayari kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon na kumaabot ang taon ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay. Maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na bitak.
na nasa taas na 13,500 talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talampakan ng habang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandaling ito, ako at si Rafael ay tuwang-tuwa na para bang Pasko. Isang maipagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kahilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong ni Noe? Napag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan, ay walang kagubatan sa loob ng 300 milyang nakapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratorio. At ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda. Maliwanag na sumasang-ayon sa bahang isinasalaysay ng Biblia. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favorite theory. Now a group of Turkish scientists and NOAA fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark. Wooden chambers still intact, up here 2.5 miles above sea level. Good morning America, Nick Roth, ABC News. Marami talaga, marami pong saksi na nakapunta sa bundok na ito ay nakapasok sa loob ng barko. Nagpatutuo sila sa atin kung ano po ang kanilang nakita para malaman po natin. Okay? Kung may duda pa kayo, so pumunta kayo doon pag may budget kayo. Sa bansang Turkey, sa bansang Iraq, okay? So, meron po tayong mga ilang tanong tungkol sa baha. So, nasaan yung tubig ngayon? Kung buong mundong ito, Daigdig ay nalubog sa tubig, sa ngayon, nasaan na yon? May sagot po sa Bible. So, Awit chapter 33 verse 7, so kanyang tinipon ang mga tubig ng dagat na gaya sa mga sa isang bunton. Inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Okay. Tinipon ng Diyos yung mga tubig ng dagat na gaya sa mga gaya sa isang bunton. So ano pong bunton? So heap dito, yung patong-patong. So, paano nangyari po ito? Pwede ba ipatong natin yung tubig? Liquid, hindi pwede. Pero, yung yellow, pwede patong-patong? Solid, pwede. Liquid, hindi pwede, solid. Kaya, so yung tubig, nawala na yung mga water layer, kaya, yung araw, yung init galing sa araw ay nakarating dito. Kaya dito, mainit. Tapos dito, North Pole, South Pole, malamig, cold. Kaya anong nangyari dito? Kaya may hangin. Dahil po sa hangin, yung tubig, yung dagat ay so pumupunta dito. Tapos pagdating dito, naging yelo. Naging yelo. Patong sa North Pole, South Pole. So yung sea level, bumaba.
Bumababa po yung sea level, tapos yung kapal ng yelo, so, tumataas. Alam niyo po ba kung gaano kapal, kakapal yung yelo sa North Pole, South Pole? Hindi po yung mga ilang metro. Mga 2 kilometro, 3 kilometro, 4 kilometro. Pag natunaw po yung yelo, yung sea level, babalik sa dati. Kaya mawala mga ilang city sa Manila. Yung patong. Kaya as a heap, gaya sa isang bunton, tinipon ng Diyos yung tubig. Ito Antarctica, South Pole, Antarctica. Yung size po ng Antarctica ay mas malaki sa Amerika. Mas malaki kaysa Amerika, yung laki, yung size po ng South Pole. Yung kapal po, ilang metro? So, 2,000 metro thick. Okay. 2,000 metro. Sa ngayon, dahil po sa global warming, unti-unti natutunaw ito. Okay. Ito yung nagiging malaking problema ngayon. So, climate change. Yung global warming, climate change. Kaya lumalakas yung mga bagyo dahil po sa global warming. Pangalawa, inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Meron pong imbakan sa kalaliman. May imbakan sa malalim sa dagat. Okay. So, dito po Mariana Trench, yung Challenger Deep, malapit sa Guam. May Pilipin tayo dito. Ito po yung pinaka malalim na bahagi sa dagat. Ilang metro lalim? Alam niyo po ba? Challenger Deep, 11,335 metro below sea level. 11,000 below sea level. Ito. Yung pinakamataas na yung mountain sa buong mundo, Mountain Everest, 8,848 meters above sea level. Yung pinakamataas na bundok, Mountain Everest, pag pinutol mo yan, tapos pwede ilagay dito sa Challenger Deep. Sobra pa. Kasi 11,000 metro under below sea level. Kaya, sabi sa Biblia, ito yung malaking imbakan. Tama po ba? Ito yung deep, malaking imbakan. Pag ipantay natin ito, ipantay ng Diyos ito, sa tataas pa yung sea level. Matutunaw yung mga yelo sa North Pole, South Pole, tapos pag pinantay yung mga deep in the sea, yung sea level, tataas. Kaya yung matataas na bundok ay aapawan pa ng tubig. Pagkatapos ng baha, so ipinakita ng Diyos sa kanila yung rainbow. Ito po yung pangako ng Diyos na hindi ko na paparusahan ng mga tao sa pamamagitan ng tubig. Kaya huwag kang matakot sa ulan. So after the flood, umiksi po yung lifespan after the flood. Bakit po? Ano po yung nangyari dito? Nasira po yung water layer. Wala na po yung protection layer. Dahil po sa kasalanan ng tao. Sa ngayon, 78 years. Kaya three sons, si Shem, Ham, Japheth. Si Shem po ay naging ancestor ng Asian people. Si Japheth ay pumunta dito sa bandang Europe. Yung si Ham ay naging ancestor ng Africa. So, yung mga Pilipino, saan galing tayo? Shem, Semite. Yung Koreano, galing po sa Shem. So, brother tayo, brother. Oh, magkakapatid tayo. Brown skin. So, ito po yung complete story natin. So, ano po yung lesson? Ano ang dapat? Nakita po natin yung mga evidence. Ibig sabihin, totoo ito nangyari.
Totoo itong nangyari. So, meron pong mahalagang lesson dapat natin matutunan sa baha. Okay? So, dapat natin malaman kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya. Tapos, kung bakit napahamak sila sa baha. Okay? So, binigyan sila ng paraan ng kaligtasan sa pamagitan po ni Noe. Pero, ito po yung dahilan. Matthew chapter 24, verse 37 to 39, kung paano sa mga araw ni Noe, ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat, kung paano sa mga araw na yun, bago bumaha, sila ay kumain, kumakain, umiinom, nag-asawa at pinag-asawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. At ganun din naman ang pagdating ng anak ng tao. Anak ng tao, ito ay si Jesus. Pagdating ng anak ng tao, ito po ay second coming. Yung first coming, natapos na. 2019 years ago, pumarito si Jesus sa mundong ito upang iligtas yung mga makasalanan, namatay po siya sa cross, at nabuhay siya muli sa mga patay, umakyat siya sa langit ngayon. Sabi niya, babalik ako. Babalik. Yun po yung second coming. Hinihintay po ng lahat ng mga Kristiyano yung kanyang second coming. Ito po yung tinatawag na rapture. Rapture. Nabanggit po ni Jesus, nung habang tinuturo po niya, habang sinasabi po niya sa mga alagad ni Jesus tungkol sa kanyang second coming, so nabanggit ni Jesus tungkol sa yung baha. Ganun ang mangyayari sa kanyang second coming. Bago bumaha, ano po yung ginawa po nila? Kumakain, umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa. Ano po yung focus nila sa buhay? Makalupang bagay. Makalupang bagay. Hindi ito kasalanan. Kumakain ba kasalanan? Hindi po, kasalanan po yan. Kung hindi tayo kumakain, anong mangyari? Patay. Hindi po ito kasalanan kumakain, umiinom, nag-asawa o pinag-asawa. Okay. Pero, dahil po sa kanilang makalupang bagay, dahil yung focus po nila ay makasalibutang bagay, nakalimutan na po nila ang makalangin na bagay. Hindi sila naniwala sa baha. Okay. Yung kanilang pag-asa ay nasa lupa pa rin. Okay. Sabi ng Diyos, sabi ni Noe, pumasok na tayo sa barko. Ito lang yung paraan ng kaligtasan. Sa labas ng barko, mamatay lahat. Pero ayaw nila pumasok sa barko dahil yung kanilang pag-asa ay nasa labas pa rin. May bahay sa labas, tama po? May trabaho sa labas. May barkada sa labas. Maraming pangarap sa mundo. Maraming gustong gawin. Maraming gusto pang gawin sa labas. Kaya hindi sila naniwala sa baha. Mas totoo, ayaw nila maniwala sa baha. Ayaw nila maniwala sa baha dahil marami pang gustong gawin sa mundo, sa labas. Yun ang mangyari sa kanyang second coming. Ganun din po yung second coming of Jesus. Okay? Bukas po, pag-aralan po natin detail about second coming. But same thing, nangyayari sa ating panahon. Yung isip po ng maraming tao sa ating panahon ay wala sa Bible. Kahit naniniwala daw sila sa Diyos, pero pagdating sa kalooban ng Diyos, kung ano ang gusto ng Diyos ibigay sa atin, kung ano ang tunay na blessing na gusto ng Diyos ibigay sa atin, walang idea.
Walang idea. Ay, born again, religion yan. Magdating sa blessing, yung mga material na blessing, maginhawang buhay, magtrabaho, pag-aaral. Pero sabi-sa Biblia, ito po yung second warning. 2 Pedro chapter 3, verse 6-7. So, basahin po natin, 3-1. Na sa pamamagitan din dito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Unit sa pamamagitan ng ganun din salita, ang kasalukuyang langit ang lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa mga araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. So ito po yung pangalawang pandaigdig parusa. Hindi po sa tubig, kundi sa apoy. Kundi sa apoy. Ito ang magiging salud na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng mga bayan na nakikipagdigmalaban sa Jerusalem. Ang kanilang laman mabubulok habang sila ay nakatayo pa sa kanilang mga paa. Ang kanilang mga mata mabubulok sa kinalalagyan ng mga ito. Ang kanilang dilaan mabubulok sa kanilang mga bibig. So ito po yung nangyayari po sa pagsabog ng nuclear bomba, nuclear bomb. Yung laman ay mabubulok habang nakatayo pa. Yung mata, mabubulok sa sakit, yung kinalalagyan ng mata. Yung mga dila, mabubulok sa kanilang mga bibig. So, kailangan po natin kunin yung mahalagang aral sa Noah's Ark. Okay? So, God is love, but at the same time, God is justice. So, yun po yung message sa barko ni Noe. Nagkaroon ng pandaigdig baha. At maraming tao ay nalipol doon. Konti lang nakapasok sa barko, ganun din naman ang mangyayari sa kanyang second coming. Habang nakapokus yung mga tao sa mga makalupang bagay, konti lang maliligtas. So, pagkatapos ng yung baha, so habang tumatagal, dumami po yung mga tao, sa panahon po na ito, nagtipon-tipon sila at nagtayo sila ng isang tore. So Genesis chapter 11 verse 1. Noon ang buong lupa ay iisa ang wika at makakatulad ang salita. So bago po sila magtayo ng tore ng Babel, isa lang po yung lingwahe. Isa lang. Tagalog? O Korean? O English? Hindi ko alam kung ano ang isang lingwahe po ito. Kaya walang problema sa communication, nagtipon-tipon sila isang lugar. So gusto po nila magtayo ng isang malaking yung tore. Verse 8-9, kaya't ikinala sila ng Panginoon mula doy sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lunsod. Kaya ang pangal ipinalang nito ay Babel sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula doon ikinala sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So, kaya mahirap talaga yung communication. Kung walang communication, so mahirap magkaibigan. Tama po? Urunson hanbon durobosilleyo? Urunson. Oh, yung Koreano lang, nagtaas ng kanan kamay. Yung sinabi ko kanina, itaas yung kanan kamay. Pag walang communication, yung mga nakakaunawa na lang, naging kaibigan, sige, so sama-sama tayo, pumunta tayo dito. Kaya yung mga same language,
yung people. So, naging isang mga grupo-grupo sila. Ikinalas sila. Huminto sila ng pagtayo ng building, pagtayo ng tore, at ikinalas sila ng Diyos. Okay. Nasaan po yung Babel Tower? The Tower of Babel had been in Iraq. Okay. Sa ngayon po, wala pong mga tore. Ito yung mga image na lang, ito po. So doon po sa bandang bansang Iraq, yung mga site lang, site po ng yung Tower of Babel ay natitira ngayon, yung Tower of Babel. Okay. Kaya hanggang ngayon, naapektuhan po tayo sa kanilang ginawa, so pagtayo ng tore ng Babel. Kahit hindi sapat po yung time, ito po yung Red Sea Crossing ay bukas na lang. Okay? Bukas. Okay? Isasama ito sa history ng bansang Israel. Ito po yung isang part, bahagi ng history ng bansang Israel. So, tatlo. Kahit tatlo po, pinag-aralan po natin ngayon. Yung Garden of Eden ay totoo. Okay. Nasaan po yung Garden of Eden? Oh, doon. Okay. So, bandang, bansang, malapit sa bansang Iraq. Noah's Ark and Flood, totoo. Tapos, Babel Tower, totoo. So, anong ibig sabihin? So, lahat po ng mga nakasulat sa Biblia ay totoo. Okay? Totoo. Paano nalaman ni Moises na yung arko, barko ay nasa tuktok ng bundok ng Ararat? Sino pong nagpaalam sa kanya? Ang Diyos. Tapos, papaano natakpuan po yung barko doon sa pinaka, yung napakataas na bundok, yung tugtong ng bundok, mga 5,000 metro. Kaya ba ng tao dalhin yun? Hindi kaya. Ibig sabihin, nakaroon po ng pandaigtig baha. Sino po ang nagbigay ng pandaigtig baha? Ang Diyos. Sa pamamagitan po ng ganitong mga evidence, dapat, dumating po tayo sa Diyos. Sa pamamagitan po ng mga nakikitang evidence, lahat po ng mga evidence na pinag-usapan po natin ngayon ay nakikita, mga visible evidence, para malaman po natin, para makita natin, at para malaman po natin. Ah, my Diyos. Kahit hindi siya nakikita, kung walang Diyos, imposible lahat ito. Ang Diyos ang nagbigay ng Bible, ang Diyos po ang nagdulot ng mga history. Nagahari siya ngayon na may purpose. Kaya, so bukas po yung topic natin bukas ay about mga history. Kung ano po ang nangyayari ngayon, history ng bansang Israel, tapos yung mga prophecy, yung kung ano ang mangyari sa darating na panahon. So, mas interesting po yung topic bukas dahil nangyari na po yan sa ating panahon. Nakasulat sa Bible matagal na panahon ang nakalipas. Pero ngayon po, nangyari. Para mas sigurado po tayo na Bible ay totoo. Kaya sana po lahat po ng mga nandito ngayon ay walang absent. Okay? Sinong mag-absent bukas? Wala. Okay? So babalik po ako bukas. Okay? Hanggang Friday hindi pwede ako umalis. Okay? Babalik ako dito bukas. Kaya sana makita po tayo bukas. Let's pray. Banal at mahabaging Ama naming Diyos, salamat po sa oras na ito, sa inyong pagtuturo sa amin
ng inyong dakilang kalooban. Lahat po ng mga nanalangin po sa oras na ito ay nawa maligtas at makaroon po ng tunay na kaligtasan sa pamagitan po ng Biblia. Maawa po kayo sa bawat isa sa amin dito. Ingatan niyo po sila sa kanilang pag-uwi upang makita po kami bukas sa inyong harapan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.